Bayan, tuwing sa sapit ang gabi, isang babaeng nakaputi ang madalas raw magpakita sa mga motorista sa kahabaan ng madilim at matarik na kalsada na tinaguriang zigzag o bitukang manok sa Atimonan, Quezon. Kinakatakutan daw ang babaeng nakaputi na kadalasan ay bigla na lamang sumusulpot at tumatawid sa kalsada o kaya naman ay umaangkas sa mga sasakyan ng motorista. Ito rin daw ang itinuturong dahilan kaya madalas ang aksidente sa lugar. Yan ang tututukan natin ngayon, ang White Lady sa Bitukang Manok, sa Halloween Special ng Tutok Erwin Tulfo, Weekend Edition. Viral ngayon sa social media ang post ng isang netizen ukol sa babaeng nakaputi o white lady na nakunan sa cellphone camera habang nakasakay sa isang sasakyan na bumibiyahe sa kahabaan ng madilim na kalsada na tinaguriang zigzag o bitukang manok sa Atimonan, Quezon. Hindi na raw bago lalo na sa mga taga-Atimonan ang kwento nang pagpapakita ng white lady sa naturang lugar. Tuwing kumakagat ang dilim, hindi raw nawawala ang mga kwento ng motorista ukol sa pagpapakita ng babaeng nakaputi. Mismong mga opisyal ng barangay na nakakasakop sa naturang kalsada, kinumpirma na halos 100% ng aksidente sa lugar isinisisi ng mga motorista sa nagpapakitang babaeng nakaputi. Maraming ang na-aksidente rito. Ngayon yung sila ay nakakaligtas, ay tinatanong namin, bakit gano'n na walang bagay ng preno? Ay kayo ba ay nakatulog? Kayo ba ay lasing? Hindi po. Kami po ay nakakita din na tumatawid na babae na nakaputi. Ay kami po ay nailang. Ay di pagkabig namin gano'n sa sakyan, yung palay bangi na. Matarik at madilim ang lugar, kaya tinagurian itong bitukang manok ng mga residente. 24 oras itong binabantayan ng mga traffic volunteer para maiwasan ang aksidente. Pero ayon sa barangay, aabot daw sa 3 aksidente kada linggo ang naitatala nila sa lugar. Marami-rami na rin daw ang namatay sa nasabing kalsada. Yan nga ay binasbasan na ng pare, nagmimisa na riyan. Lahat na ay ginawa pero halos kumisan nga sa isang linggo, 3 times may na-aksidente. Ayon sa mga kwento, kung hindi nagpapakita, minsan ay biglang tumatawid na lang sa kalsada ang babaeng nakaputi. Meron naman po sila nakikita na sila raw may sumasakay. Doon saka mararamdaman nila ay may babae na lang doon sa likuran ng kanilang ng likod ng driver. Si Nanay Erlinda, 18 taon nang traffic volunteer sa nasabing kalsada, aminadong mas madalas magparamdam ang babaeng nakaputi sa mga motorista. Pero nasanay na rin daw sila. Nararamdaman nga namin. Yung pong para po bagang lumalaki yung ulo niyo. Para pong ang balahibon niyo naninindig ng tindig na tindig na para po bagang nangingilabot kayo. Ang kanyang kapatid na si Nanay Veronica na traffic volunteer din, hindi na raw natatakot sa mga ligaw na kaluluwa sa kanilang lugar. Kaibigan na nga raw ang turing nila sa mga ito. Ramdam po namin, nakasama namin sila. Ay, hindi po ako natatakot. Pero hindi naman po nila kami inaano. Ay, talagang kaibigan po ang tawag ko doon sa mga ganyan. Katulad nga po kaninang umaga, naramdaman ko po doon habang ako na doon papunta sa may CR namin. Parang naramdaman ko na nandun si kaibigan. Nang magandang umaga po ako. Paniwala pa ng mga lokal na opisyal at maging mga residente, mga hindi matahimik na kaluluwa ang madalas magpakita sa kanilang lugar. Dasal lamang daw sa mga kaluluwa ang tangi nilang sandata. Sa halip naman na matakot, naisipan ng ilan nating kababayan na gawing atraksyon ang ilang mga kinatatakutang lugar sa bansa para maipagdiwang ang kakaibang Halloween.
tulad ng isang abandonadong ospital sa Clark Field sa Pampanga na marami raw namatay noong gyera, pero ngayon ay atraksyon na para sa ghost hunting. At ang isang sementeryo naman sa Muntinlupa na ginawang isang horror house o horror trail na ngayon ay dinarayo ng ating mga kababayan. Dagsa ang pila sa isang pampublikong sementeryo na ito sa Muntinlupa kahit hindi pa araw ng mga patay. Ang sementeryo kasi ginawang malaking horror house o horror trail ng isang grupo para gawing atraksyon ngayong Halloween. Wala itong bayad dahil suportado raw ng lokal na pamahalaan ng Muntinlupa, kaya naman dinarayo ito ng mga tao. 5 minuto para malibot ang madilim at makapanindig balahibong sementeryo mula sa mga white lady, mga impakto, aswang, zombie at kung ano-ano pang mga nakakatakot na nilalang. Kompleto raw ang naturang horror house. Pagkaisahan namin na gumawa kami ng isang events para for fun lang. Yun nga, nakilala, hinihiling ng mga tao na gawin na namin to yearly. Yearly na to, pang-apat na taon na namin, paganda ng paganda. Hanggang sa ngayon, ibang-iba na. Tinaguri ang Museo ng Laging at 7 gabing takutan. Bawal daw dito ang mahihina ang loob. Ang ilan pa nga raw sa makikita sa horror house ay base sa mga totoong nangyari sa mga patay na nakalibing sa nasabing sementeryo. May mga istorya, nakakaibang istorya na nang namatay dito. Kakaiba rin ang naisip na gimmick ng isang event organizer na naisipang pagkakitaan ng ghost hunting ang isang abandonadong ospital sa Clark sa Pampanga. Sa halagang 1,000 piso, libre na ang sasakyan at 1,000 mil. Inilibot ni Gabriel ang kanyang parokyano sa naturang ospital pagkagat ng dilim. Kasama ang kaibigan na unang sinubukan ni Gabriel ang ghost hunting sa lugar. Ito yung elevator. Ilang beses daw na may nahagip ang kanilang kamera na tila mga ligaw na kaluluwa. So it's the 3rd floor. Wait! Uy! Tulad ng tila babaeng nakaputi na ito na nahagip ng kamera. Pero nang balikan nila ay naglaho na. Natakot na talaga ako, promise. Ayon daw sa mga kwento, maraming nagpaparamdam sa nasabing ospital dahil libo-libo raw ang namatay dito noong panahon ng gyera. Kita ko nga po kasi siya na sumapat po ng buwan ng mag-November 1, eh sakto-sakto po yung Halloween. Sabi ko, ay gusto ko papatok to. Kasi di siya ganun yung usual na dun sa group na sinalian ko na kung saan maraming nagpa-post ng event. Eh, ang event lang, eh, puro beach, yung mga hiking lang. Sabi ko, sige, mag-try ako ng bago para matry naman din ang iba. Si Gabriel na rin daw ang magsisilbing tour guide sa nasabing ghost hunting ng grupo na ngayon ay may mahigit 20 na ang kumpirmadong sasama. Bayan, maraming salamat sa inyong pagtutok sa Halloween special ng Tutok Erwin Dulfo Weekend Edition. Nag-iiwan kami sa inyo ng isang makapanindig balahibong magandang gabi, bayan.